welcome po sa panibagong episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Ale ng Greenyard TV. Para naman po sa vlog natin for today, isi-share ko naman po sa inyo yung mga iba't ibang pangalan ng mga begonias na naandito po sa atin ngayon. And again, bago po tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share and subscribe and pakihit po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, GreenyardPH. Nakapost po dyan yung lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto nga po palang bumisita sa aming garden, eto po, ilalagay ko po sa screen yung aming complete address. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang ding isama na merong 7 types ng begonia talaga. So meron tayong tinatawag kasi na shrub type, meron ding cane type, meron ding sempervirens, may tinatawag ding rhizomatous, may tuberous, merong trailing, at saka merong rex begonia. So yun yung 7 types ng begonia na maaaring kapalooban nitong mga begonias na ipapakita ko sa inyo ngayon. So unahin na po natin sa ating list itong tinatawag na begonia torch. So ganito naman yung itsura ng begonia torch. Dito po sa begonia torch, ito makikita nyo, and sobrang kapal at sobrang laguna nito. And ito ay angel wings begonia, syempre dahil na rin dun sa shape ng dahon na meron siya. And ito yung bagong sibol niya na dahon. Ganito siya nagsisimula, light yung kulay, hindi po siya gantong dark green. Tapos yung underside niya ay ang ganda kasi kulay pula. So pag gantong kakapal kasi, makikita nyo or manonotice nyo, lumalabas din yung kulay pula na underside niya kapag ka nasa kabilang portion o kabilang side yung nakikita. And meron siyang sobrang tingkad na kulay pulang bulaklak. Ayan, mas tumitingkad yung pagka bulaklak nito, yung kulay ng bulaklak niya kapag ka naandun siya sa or pagka nakaka-receive siya ng mas maliwanag, lalo na kung halimbawa ay tatapat siya or makakakuha siya ng morning sunlight, mas okay sa kanya yon. Kasi kapag ka halimbawa naandun siya sa mga shaded area or yung hindi siya nakakakuha ng enough light, naglalight yung kulay ng bulaklak na meron siya. So kung halimbawa gusto nyo ng mas matingkad na kulay, kailangan enough yung light na nakukuha niya. And itong mga torch kasi ay heat tolerant siya, kaya wala kayong masyadong problema. And relatively ano siya, kumbaga parang disease free, hindi siya masyadong talagang alagain, hindi siya masyadong maselan alagaan. Kaya napakaganda, lalo na kung ganito kakapal yung inyong begonia torch. And ang next naman po sa ating list, ito yung tinatawag naman na begonia U514. So U514 yung tawag sa kanya kasi based na rin dun sa mga nabasa ko, kapag halimbawa unidentified pa o wala pang pangalan yung mga begonia, nilalagyan nila ng ganitong pangalan. And yun na lang, hindi ko sure kung napangalanan na talaga siya. So kung halimbawa nagkaroon na talaga siya ng kanyang sariling pangalan, i-comment nyo lamang po para at least ma-identify natin or ma-ID natin kung ano ba talaga yung pangalan nitong begonia na to. Ito naman yung begonia U514. So ganito naman yung itsura niya. Ayan. Meron din kasi tinatawag na kidney begonia, and not sure lang kung isa siya sa katulad niyon kasi iba yung, kung mapapansin nyo, iba yung dahon niya doon sa nauna kong ipinakita na torch. So yan, paganyan yung shape ng dahon na meron siya. Yun ang kagandahan mo kasi sa mga begonia. Iba-iba talaga yung shape and sizes ng dahon, pati kulay, pati yung patterns na meron sila. And makikita nyo, ito, mas makulay pa nga actually yung underside niya kasi mapula. Tapos ito yung mga tangkay niya, makulay din. And kung makikita nyo sa camera, hindi ko alam kung kita nyo, ayan o, meron siyang parang mga balahibo dun sa pinakatangkay niya. Yan. At ito, itong U514 na to, mas sensitive siya compare mo dun sa torch. Mas kailangan niya, kumbaga ito, nangangailangan siya ng mas kokonting water. So iwasan natin na madilig siya ng sobra kasi ang mangyayari niyan, babagsak yung dahon niya, mamamatay siya at magsasuffer siya sa root rot. Yun lang naman. Pero when it comes sa ano, sa light, kailangan niya rin yung bright but indirect sunlight. And ang next naman po sa ating list, ito naman yung begonia na ito, actually ito yung pinaka nakita ko sa lahat ng begonias na nandito ngayon. Ito yung isa sa pinaka simple. Etong begonia na to, I'm not sure, hindi pa namin na-ID to, hindi ko rin makilala or makita yung pangalan talaga nito. Pero kung makikita nyo, para siyang katulad nung U514 na una kong binanggit kanina. Pareha siya ng shape. Kasi yun, nasabi ko na simple, kasi kung titingnan nyo, yung mga naunang begonia, yung pag hindi kulay, yung patterns at saka yung shape ng dahon. Pero ito, ang nagdala lang talaga sa kanya ay yung shape ng dahon na meron siya. Katulad siya ni U514. Pero solid green talaga siya. Even yung dito sa loob ng dahon niya, wala talaga.
And nag-search ako, pinakamalapit lang na kulay na nakita ko sa kanya ay yung katulad ng sa Begonia Golden Lime. Pero nung pinagmasdan ko mabuti, magkaiba pa rin talaga siya eh. Itong isang to makapal, mas maganda sa Begonia kung ilalagay mo pala siya, lalo na tong type na ganito, kung ilalagay mo siya sa mas malapad na lalagyan. Kasi ito nakalagay siya sa isang sirang planggana and ino-occupy niya talaga yung buong planggana. And kung mapapansin nyo naman talaga, sobrang kapal na at sobrang lalaki na ng foliage niya. Ang kagandahan mo sa kanya, plain yung dahon na meron siya, pero ang ganda ng bulaklak niya, kulay pink. Ayan. So yung bulaklak niya ay nagsisimula din sa pinakababa. Parang isang mahabang tangkay. Ayan, eto. So yan, doon siya nagsisimula sa babang yun and then hanggang sa humaba ng humaba yung tangkay niya hanggang sa lumaba sa pinakadulo. And ganun din yung nangyayari dito sa mga tangkay nung mga dahon niya. Mahahaba din talaga. So yan, eto yung isang type ng begonia na meron din dito. So kung alam nyo yung name ng begonia na to, i-ID nyo lamang po, i-comment nyo lamang po para at least makatulong sa mga makakapanood din ng video na to. And ang sunod naman po sa ating list, ito naman ay isang type ng Semper Florens na begonia. So ito yung tinatawag na wax begonia. Dito naman sa Semper Florens wax begonia, isa siya sa pinakamatibay na begonia kasi ito ginagamit din siya sa pagla-landscape. Kaya nga siya isa sa pinakamatibay at kaya nga siya paborito rin gamitin sa pagla-landscape dahil na rin doon sa tibay niya. So ibig sabihin, kaya niya ring i-tolerate yung direct sunlight. And unlike nung mga nauna kong ipinakita sa inyo, ito medyo maliliit yung dahon na meron siya. So bushy type siya, kumakapal, lumalago at tumataas siya. Ginagamit siya as bedding sa mga landscaping. Ayan. And namumulaklak din siya kung manonotice nyo dito. Diba doon sa una kong nakita, pinakita sa inyo katulad nung U514, yung bulaklak niya kung nasaan yung pinakatinutubuan ng tangkay niya, doon din siya namumulaklak. Pero itong isang ito, doon sa mga node ng pinakadulo ng dahon, pinakabagong dahon, doon siya namumulaklak. Ayan. Kaya no manonotice nyo or makikita or nasa ibabaw talaga palagi yung dahon niya, hindi siya matatakluban. And next naman po sa ating list, kung meron tayo kaninang tinawag na wax begonia, meron din naman po tayong tinatawag na red wax begonia. Ito naman yon. Ito kasi ang isa ko pa rin nakita doon sa pagre-research ko. Ang isa pang tawag ay bronze leaf wax begonia. So hindi ko ma-assure sa inyo kung yung red wax begonia ba at saka itong bronze leaf wax begonia ay iisa lamang. Pero ang isang ma-assure ko sa inyo, talagang iba siya doon sa wax begonia na una kong ipinakita. Unang-una, doon sa kulay ng dahon na meron siya. Kasi ayan nga, sobrang pula, sobrang tingkad ng kulay ng dahon na meron siya. Pero yung shape at saka yung size ng dahon niya, almost the same. Kasi nga, syempre, type din siya ng Semper Florens. Kaya halos parehas din siya nung wax begonia. And when it comes naman sa kulay ng bulaklak, mas matingkad na color red ang bulaklak nitong wax begonia na ito. Pero ganun din, kung ano man yung sa wax begonia, ganun din dito. So ginagamit din siyang pang landscape and ginagamit din siya, ibig sabihin, kaya niya rin i-tolerate yung full sun. Ayan, and sigurado mas maganda at mas titingkad ang kulay nito kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Dahil ngayon pa lang nga eh, ayan o, so hindi pa talagang bright light yung meron sa kanya, pero ang kinang na, ang kintab na ng kulay ng dahon niya. Lalo na kung yan ay tatamaan talaga ng direct sunlight. At ang sunod naman po sa ating list, ito naman po yung tinatawag na Begonia Beatrice. Dito naman sa Begonia Beatrice, ayan makikita nyo, isang ang ganda talaga ng shape ng dahon na meron to. At lalo na yung patterns na meron. Ang kagandahan mo dito din, isa siya sa pinaka-common na begonia dito sa atin. Madali siyang hanapin eh, madali siyang matagpuan. So sa tingin ko, isa rin siya sa, let's say, pinaka-mura na begonia na mabibili ninyo. And ayan, so yun yung dahon niya and yung mga tangkay niya, ito yung isang noticeable sa kanya kasi makikita talaga yung tangkay, yung haba ng tangkay niya katulad na lang ng meron dito. At saka mas noticeable sa kanya itong mga parang balahibo na ganyan. So ito naman, soft naman siya, so hindi naman siya yung sasabihin mo talaga ng matinek. And doon sa dulo ng petiole niya, may ganan siya at hindi dyan natatapos kasi even dito sa bawat dulo ng dahon niya, ayan o, sa gilid, meron pa rin niya mga balahibo. Ayan, kung makikita niyo dun sa camera.
At pagkatapos, yung underside ng dahon nito, iba pa rin yung kulay. Parang naging reflection siya, mas mapula. Ayan o. Oh. Yung pula na yan, simula dito sa tangkay hanggang dito. Kaya buhay na buhay yung kulay ng Begonia Beatrice na to. And kapag ito ay makapal na, ito meron kami itong nasa basket. Kapag ka sobrang kapal at napuno niya yung pinaglalagyan nyo, mapapatman siya o kaya ay basket, hanging basket, pwede itong Begonia na to. Ang aanuhan nyo lang dito, ang iingatan nyo lamang, itong mga Begonia na to, mas safe siya kung ilalagay nyo sa mga shaded area, sa mga filtered sun, para hindi masunog yung dahon niya. Kasi yung sa amin, nandun siya sa shaded area, sa labas. And ang bulaklak naman ito, ganito naman ang itsura. Ang bulaklak nito, nagsisimula din siya sa baba yung tangkay niya. So katulad nung sa U514. And ang isang maganda dito, kumpul-kumpul kung bumulaklak itong Begonia Beatrice. Ayan, makikita nyo. Hindi lamang isang piraso, hindi lamang dalawa, kundi talagang isang kumpul. Sa isang tangkay, sobrang kapal, sobrang daming bulaklak. Kulay light pink na yellow yung pinaka gitna. Yan ang itsura ng bulaklak ng Begonia na to. And hindi lamang yan isa, kasi yung bulaklak nun sa amin, yung nasa hanging basket namin, hindi lang isa yung tumubo, kundi sumibol talaga kung saan-saan yung tangkay ng bulaklak. At kapag ka ganun na nagsabay-sabay yung pagbukadkad ng bulaklak, lalong mas magandang pagmasdan, lalong mas magandang tingnan itong mga Begonia Beatrice na to. And ang next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na Begonia Gunmetal. So ito naman yung itsura ni Begonia Gunmetal. So dito naman sa Begonia Gunmetal, ayan, medyo maliit lang siya, nakalagay siya sa hanging basket. Yun ang isang kagandahan din sa mga Begonia, yung mga ganitong klase ng Begonia. Pwede mo siyang ilagay sa hanging basket. Ayan. And ang shape ng dahon niya parang halos katulad noong sa Beatrice, pero magkaiba sila ng kulay. Ayan, at saka mas dark color yung dahon ng meron sa kanya. Tsaka hindi siya masyadong colorful kasi isang kulay lang halos yung ano niya, yung kulay niya. Pagkatapos, ang nagkakaiba lang sa kanya, etong nasa gitna. Ayan, mas lighter yung kulay ng parang pinaka-vein niya na dumadaloy mula sa gitna hanggang sa pinaka-edge o dulo ng mga dahon niya. And kapag halimbawa sobrang bagong sibol pa lamang yung dahon na meron siya, ganito. Ang isang pagkakatulad niya doon sa Beatrice, meron din siyang yung maliliit na balahibo na makikita nyo doon sa gilid, sa edges ng mga dahon na meron siya. Ayan. And yung pinakatangkay niya, ganun din. Ayan, diba? So, wala tayong pinagkaiba. At saka, ayan pala yung underside. Kung doon sa Beatrice kanina, may portion lang na kulay pula, dito, talagang solid na kulay pula yung kanyang underside. So, ang ganda. And imagine kung halimbawa, malaguto at makapal. Kasi, syempre, katulad nung sa Beatrice, ganun din yung mangyayari sa kanya. Tataas din yung tangkay niya. Ang tangkay niya ay parang kulay white. Ayan, kung mapapansin nyo, at saka mabalahibo. So, manonotice din yung underside ng dahon ng mga gunmetal na ito. At ang sunod naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na Chivalry Begonia, or kilala rin sa tawag na Star Begonia. Dito naman sa Chivalry Begonia, ito mas buhay yung dahon niya compare mo dun sa gunmetal. Akala ko before yung gunmetal tsaka yung Chivalry parang magkatulad lang or iisa lamang. Pero pagka kasi pinagmasdan mong mabuti, magkaiba siya eh. Malaki yung difference niya. So makikita naman natin, akala ko kasi nung una, baka habang nagmamature yung dahon nitong gunmetal, magkakaroon or mas lalaki yung color green doon sa gitna ng mga dahon niya. Pero yung isang napansin ko dito, sa umpisa pa lamang, tingnan natin, yung pinakamaliliit na dahon na meron siya, yung pinakabagong dahon na meron siya, ganun na kagad yung patterns na meron siya. So, kitang-kita nyo na kagad yung kulay green doon sa gitnang portion ng dahon niya. Kaya, yun nga, magkaiba talaga siya. And based na nga dun sa na-research ko, iba si Gunmetal, tsaka iba talaga si Chivalry or Star Begonia. And ang isa pang kay Begonia na to, kay Chivalry Begonia, ay yung bulaklak niya. Kung halimbawa kung mapapansin natin, kung makikita ninyo, ang bulaklak nito parang katulad naman doon sa kay Beatrice. Yun lamang, itong kay Star Begonia o kay Chivalry Begonia, kulay white yung bulaklak na meron siya. Unlike kay Beatrice, kulay pink kasi yung bulaklak na meron siya. Pero sa tingin ko, kumpul-kumpul din kung mamulaklak itong Star Begonia na to katulad nung sa Beatrice. Magkaiba lang talaga siya ng kulay. At ang sunod naman po sa ating list, ito, I'm not sure kung alin sa dalawa yung pangalan niya. It's either Begonia Machanica or Begonia Silver Queen.
dito naman sa begonia na to, so paki-ID na lamang po kung alin man sa dalawa o kung iba pa yung tawag. Kasi noong nire-research ko at hinahanap ko talaga yung pangalan niya, doon ko siya nakita na pinakamalapit. Pero yun nga, I'm not sure, kaya pakitulungan ako dito sa isang to. And ayan, talagang karakteristik ng isang karakteristik talaga ng begonia ay yung mabalahibong tangkay. At pagkatapos, pati doon sa bulaklak niya. So yan, and yung sa dahon na meron siya, kaya nga siya tinawag siguro na Silver Queen kung yun talaga yung pangalan niya. Kasi etong portion na to, yung loob ng dahon niya, kulay silver yan. Pagkatapos, kulay green tong dito sa pinakamalapit sa node o pinakamalapit doon sa petiole niya. And then yung edges niya kasi ay color green. Pagkatapos, meron pa siyang dot-dot sa loob ng edges na yan o doon sa kulay green na yan na kulay silver din. Kaya nagiging maganda yung dahon niya. And bukod dyan, yung shape ng dahon na meron siya is very unique din. Hindi balance. Yun yung isa pa ang karakteristik ng mga begonia. Iba-iba yung shape ng dahon niya. Tsaka talagang, yun nga, kaya siya tinawag na angel wings. Tapos katulad nitong isang to, hindi perfect yung shape ng dahon na meron siya. And dahil dun sa imperfection na yun, lalo siyang gumaganda at lalo mo siyang mapapansin. And pagdating naman dito sa kulay ng bulaklak, ayan, kulay pink, tapos white yung loob, tapos may kulay yellow sa pinakagitna niya. Ayan. And katulad din ng mga naunang begonia na ipinakita ko sa inyo kanina, bukod yung tangkay ng bulaklak na meron siya. Hindi siya yung nandun sa dulo ng petiole ng mga begonia na makikita natin doon sa mga sample ng Sempervirens at saka noong torch. At ang sunod naman po sa ating list, ito naman po ay isang type ng Rex begonia. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag sa kanya ay painted leaf begonia o kaya naman ay fancy leaf begonia. Kilala po ang mga Rex begonia, itong mga type ng begonia na to, sa pagkakaroon ng multicolor na dahon. So kung mapapansin nyo naman kasi dito, ayan, yung kadalasan na kulay ng dahon nito is darker yung nandito sa gilid, dun sa pinaka-edge ng dahon niya. And then ito, yan ay naglalaro sa purple, red, bronze, tsaka black na kulay. So yung meron tayo dito, ayan, katulad nito, kulay black yung pinaka-inner portion. Pagkatapos ito, may pagkakulay silver dito sa gilid, tapos may pagkakulay pula pa doon sa pinaka-malaking portion. Ayan, o kulay pink. So yan, ito, nalaki ang mga dahon niya across ng 6 to 12 inches. So ganun kalaki siya. At kapag makapal at malago na to, ang ganda ng kulay niya. Kasi syempre, kita nyo naman, multicolor talaga at makintab yung kulay na meron siya. Kaya ayan, ito nga lang, medyo may kaliitan pa, kaya hindi masyadong manotice natin yung, or hindi natin masyadong ma-appreciate pa yung ganda. Pero gantong kaliit pa lang, pero ang ganda na rin. And ito yung kanyang bagong sibol na dahon, ayan. Kahit bagong sibol siya, hindi na rin halos nagbabago yung kulay niya. So lumalaki na lang siya ng lumalaki, pero yung kulay ng dahon niya, ganun pa din. And yung underside naman ng dahon niya, ayan, parang translucent lang or wala namang kulay. Parang reflection na lang siya nung pinaka-ibabaw niya. Kasi kung manonotice nyo, ayan o, talagang translucent siya, manipis siya, tagusan yung kulay. Pagkatapos, yun, wala sa kanyang, o hindi ko alam kung baka kasi maliit pa tong mga petioles na meron siya, pero wala siya nung parang balahibo dun sa kanyang petioles. And ang next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na begonia dancing girl. Ito po sa begonia dancing girl, so ganito naman yung kanyang itsura. Ayan, para siyang yung polka dot o yung tinatawag na begonia maculata. Pero iba pa rin kasi yun eh, kasi yung maculata, iba yung kulay ng dahon na meron siya at saka malalaki yung dot. Etong mga dancing girl, o itong dancing girl, ayan, meron siyang silver dots na maliliit dun sa dahon niya na kulay... Hindi naman siya kulay green talaga eh. Kasi kaya ganito na rin yung kulay niya. Sa tingin ko, dahil na rin doon sa underside na meron siya. Kaya parang nagre-reflect na rin dito sa pinaka-ibabaw. Doon sa pinaka-color green niya. And kapag halimbawa bago yung dahon niya, hindi natin mapapansin or hindi nyo makikita yung mga dots pa. Hindi pa lumalabas yung mga dots doon sa mga dahon niya. And habang tumatagal at habang nagmamature, ay lalabas yung mga dahon niya. And may nabasa din ako, hindi ko lang alam kung applicable or pati itong mga dancing girl ay ganun din. Na halimbawa na habang mas nagmamature yung dahon nila, unti-unti ulit nawawala yung mga dots na meron siya. Etong isang to, kakaiba din siya na begonia na type dahil talagang kung mapapansin nyo yung pinaka-stem niya, stem talaga siya at upright siya. Ayan, may pinaka-puno siya tapos nagsasanga-sanga.
And dyan sa mga sanga-sanga na yan, dyan sumisibol yung mga dahon na meron siya. Yung pinaka-petiole o yung pinaka-tangkay ng dahon niya, yan yung kulay pula. At pagkatapos, kung halimbawa unti-unting lumalaki yung dahon na meron siya, katulad ng nangyari dito, ayan, mapula pa rin siya, tapos lumalabas na yung dots na meron siya. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung dahon na meron siya. And itong ganitong begonia ay kulay pink yung bulaklak nito. Ay kaya lamang hindi natin makitaan to ng flower pa kasi yun, wala nga siyang bulaklak. At saka nag-iisa lang to dito. At itong mga begonia na to, prone to sa mga spider katulad ng ganito. Ayan o. Kung mapapansin nyo, ayan, pinamamahayan siya kasi parang ang tree-like na siya eh. Matitibay at matitigas na kasi talaga yung pinaka puno niya. At saka hiwa-hiwalay masyado yung kanyang ano, yung kanyang mga dahon, kaya merong napagsasaputan yung mga gagamba. So yun lang naman yung dapat nating alagaan at bantayan dito sa mga ganitong klase ng begonia. Pero gayon pa man, napakaganda nito kasi iba pa rin yung shape ng dahon na meron siya. Iba pa rin doon sa makulata eh. Yan ang shape ng dahon niya. So yung imperfection na yan, hindi balance, hindi equal, kaya nagiging mas maganda kasi nagiging kakaiba at unique yung dahon na meron siya. And meron pa pong isang variety dito ng begonia. Dito sa begonia na to, I'm not sure kasi hindi ko makita talaga yung totoong pangalan nitong begonia na to. So paki-ID na lamang po sa nakakaalam, paki-comment na lamang po para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung pangalan dito. So ito naman kasi yung kanyang itsura. Dito sa begonia na to, para siyang katulad ng color green na una kong ipinakita sa inyo, yung akala ko ay golden lime na begonia. Pareha siya ng dahon, tapos ganun din eh, yung patterns na meron siya, yung pinaka vein niya, ayan, kulay pula. Pagkatapos ito, almost parang color black na yung kulay ng dahon niya. Pagkatapos sa ilalim, yung underside niya ang tingkad na kulay pula. Ayan, tapos yung bulaklak niya ganito, matingkad yung mga tangkay ng bulaklak, tapos kulay pink yung underside, kulay white yung pinakaibabaw niyan. Ayan. And hindi ko alam kung itong isang variety na to nakatabi niya ay ganun din. Kasi halos parang parehas, magkaiba lang siya ng kulay ng dahon talaga. Kasi may mga pagkakataon na yung halaman, kahit sabihin mo na parehas, kung magkaiba kayo ng environment na pinaglagyan, talagang minsan naiiba yung kulay. So I'm not sure kung, kasi yan, manonotice nyo, yung underside naman kasi niya parehas. Pati yung pinaka-petiole niya parehas. Ayan. Wala siyang pinagkaiba. So, iniisip ko, baka isang variety lang din siya. Baka itong isa ay nakalagay sa shaded, tapos yung isa ay nakalagay sa mas maliwanag na lugar. Kaya nagkaiba ng itsura o ng kulay ng pinaka-ibabaw na dahon. Pero, gayon pa man, yun lang yung pinagkaiba nila. Kasi yung shape, even yung kulay dito sa gitna, parehas. So if alam nyo kung magkaiba or parehas lang itong anong to, i-comment nyo lamang po para at least ma-ID natin parehas itong begonia na to. Based on my research, pinakamalapit siya, hindi naman pinakamalapit, pero yun yung parang nakita ko. Hindi ko alam kung ka-family siya or cultivar siya o under siya noong tinatawag na beefsteak na begonia, pero yun, paki-help na lang ako dito sa dalawang to. So yun lamang po, and I hope makatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And kung meron pa po kayong ibang variety ng begonias na gusto nyo i-share, i-comment nyo lamang po para at least makatulong doon sa mga makakabasa ng mga comments natin. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, greenyard.ph. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.